hindi nang dalangin at pagsabo ng bayan mo. Biba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtimo at sampahin ang buong kung diwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Biba po, Jesus Nazareno. Awit na papuri, alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsabo ng bayan mo. Biba po, Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon sa umagang ito upang magdiwang ng banal na Eukaristiya, ang pinakamataas na uri ng panalangin. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ipanalangin po natin sa misang ito na tunay nating makita si Jesus sa ating mga sariling buhay at sa buhay ng bawat isa. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaisa-asaan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao inalulugdan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus.
Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Allah. Ang mga kasalanan ng sanlibutan, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay mapaghindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwintang pagkaing ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas. At sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang palisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises
At ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin. At sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa nung una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat siya'y pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ganyang ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya'y may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat
na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon nang buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan po ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor. Mga kapatid, sa ating pagtitipon sa umagang ito, patuloy tayong pinapaalalahanan na kapiling natin ng Diyos. Anumang pagsubok ng buhay, anumang hirap, lungkot at saya, kasama natin ang Panginoon. Kung babalikan po natin mga kapatid ang kasaysayan ng ating kaligtasan, mapapansin natin na sa lumang tipan, tila ipinapakilala ang Diyos na tila malayo. Tila ipinapakilala sa atin ng Diyos na hindi maabot. Pinapakilala sa atin ng Diyos na hindi natin makita. Pero ganun pa man mga kapatid, yung ganung pagpapakilala tila na bago. Sa bagong tipan, ang Diyos na tila malayo, naging kaisa natin. Na ang Diyos na tila di maabot, kapiling na natin. Ang Diyos na tila napakalayo sa atin, kaisa na natin. Sa madaling salita, mga kapatid,
kailanman ng Diyos hindi magtatago. Kailanman ng Diyos hindi ka tataguan. Dahil una pa sa lahat, ang Diyos ay kasama natin. Kaya nga mga kapatid, napakaganda pong pagnilayan ng ating tema ngayong kapistahan na ito. Ibig po nating makita si Jesus. At nung pinagninilayan ko po yung tema, tinanong ko po yung aking sarili, kailan ba nagtago ang Diyos? Kailan ba nagtago ang Panginoon? Sa buhay natin, ramdam na ramdam natin na kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa buhay natin, sa kabila ng pighati, sa kabila ng mga lungkot, kailanman hindi ka naman iniwanan ng Panginoon. Pero bakit ganoon na lamang ang ating panalangin? Ibig po naming makita si Jesus. Baka kasi tayo mismo ang ayaw makakita sa Panginoon. Baka yung sarili mismo natin ang nagiging hadlang para makita ang Diyos. Makita si Jesus. Mga kapatid, tatlong bagay po ang magandang pagnilayan natin ngayong kapistahan na ito. Una, kung gusto nating makita si Jesus, alisin ang lahat ng sagabal para makita ang Panginoon. At ano ang unang sagabal, mga kapatid? Minsan, ang pusong puno ng galit. Ano ang sagabal minsan upang makita ang Panginoon? Ang buhay na puno ng pagkakasala. Ano ang hadlang minsan upang makita ang Panginoon? Ang buhay na hindi kaaya-aya at dapat. Kung hindi nagtatago ang Panginoon at laging nagpapakita sa atin ng Panginoon, baka tayo minsan sa sarili natin ang nagiging hadlang para makita si Jesus. At ngayong kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno, marami tayong mga debotong dumadalo ng banal na misa. At nawa ang banal na misa na ito sa tulong at pagpapala ng Diyos, alisin ang lahat ng sagabal na ito upang tunay nating makita si Jesus. Yun po yung una, alisin ang lahat ng sagabal. At ang mga sagabal na ito, kailanman hindi naging sagabal ang Diyos. Pero baka ang puso natin, ang sarili natin, ang pamumuhay natin, ang nagiging sagabal upang tunay na makita si Jesus. Pangalawa, kung gusto nating tunay na makita si Jesus, simple, magmahal kagaya ni Jesus. Ang tunay na deboto, marunong umibig. At anong klaseng pag-ibig? Pag-ibig na handang sumunod kay Jesus. At anong hamon ito sa atin, mga kapatid? Makikita lang natin si Jesus, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga mata, kundi makikita natin si Jesus sa pamamagitan ng ating pagmamahal, sa pamamagitan ng ating pag-ibig. Sa mga oras na tayo ay nagmamahal at umiibig, yan din ang mga oras na tunay na nagpapakita ang Diyos. Tunay na nagpapakita si Jesus. Kaya nga, magandang tanungin. Minsan tinatanong natin ng Panginoon, Panginoon, nasaan ka? Pero magandang tanungin din yung ating sarili, nagmamahal ka ba? Umiibig ka ba? Dahil sa mga oras na ikaw ay nagmamahal at umiibig, yan ang mga oras na ikaw
nakikita mo si Jesus. Mga kapatid, habang papunta po ako dito sa simbahan ng Quiapo ngayong umaga, ramdam na ramdam ko ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil ramdam na ramdam ko rin na ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno marunong magmahal. At kapag marunong magmahal ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, tunay talaga nating makikita si Jesus. Kaya, yun din ang pakiusap namin. Kung gusto talaga nating makita ang Panginoon, huwag maging makasarili. Kung gusto talaga nating makita ang Panginoon, tumulong, magbigay, at magmahal. Dahil sa mga ganong pamamaraan, tunay ngang makikita natin si Jesus. Panghuli mga kapatid, kung gusto nating makita ang Panginoon, huwag tayong makalimot. Dahil ang tunay na nakakaalala, tunay niyang makikita ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Maraming mga tao, ang tanong nila, nasaan ang Diyos? Pero magandang tanongin din, sa mga oras na ikaw ay puno ng pighati at hirap, alam mo din naman na ikaw ay hindi iniwan at pinabayaan ng Diyos. At siguro ngayong kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno, alalahanin natin ang lahat ng kabutihan, pagpapala, biyaya, pagmamahal at awa na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. At tunay nating makikita na kailanman si Jesus hindi tayo iniwan sa ating buhay. Mga kapatid, ang tunay na nakakaalala sa Diyos, tunay niyang makikita ang pagpapala, biyaya at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, uulit-ulitin ko pong sasabihin sa inyo, kailanman ang Diyos hindi magtatago. Kailanman ang Diyos hindi tayo iiwan. Kailanman ang Diyos tunay na magpapakita sa atin. At siya ay magpapakita sa atin kung aalisin natin ang lahat ng sagabal sa buhay, sa puso at pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kung alisin, maalis natin ang mga sagabal na ito, mapagtatanto natin na kailanman aalalahanin natin ang pagpapala at biyaya ng Diyos. At sa ating pagpaalala ng pagpapala at biyaya ng Diyos, masasabi natin na tunay nga ang mahal na pong Jesus Nazareno ay Diyos na puno ng pag-ibig. Mga kapatid, ibig po nating makita si Jesus. At makikita at tunay nating makikita si Jesus sa buhay, sa puso ng bawat isa. Dahil ang tunay na deboto, marunong magmahal. Ang tunay na deboto, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yuba, nang may katlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang atin pong panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay lalarawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapawang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magbabalik sa wakas.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong iglesyang laganap sa sabong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Bispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gayon ni lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na binang Maria, Nena ng Diyos at ng kabiyak ng puso niya si San Jose at kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak namin pang Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat mo sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno,
Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Alalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang kapistahan, kaya palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Nawa po mga kapatid, taglay natin na sa paglabas natin ng simbahan, tunay nating nakita ang Panginoon at nawa ang taong makakasalamuhan natin, ang kapwa-deboto natin, makita si Jesus sa ating mga pansari-sariling buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva poong Jesus Nazareno. Viva! Viva poong Jesus Nazareno. Viva! Viva poong Jesus Nazareno. Viva! Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor. Viva!